Finland. Kain tayo, ayan. Meron akong, ano to, kung manis na yung ginagat, tapos yun ang salad nila. Honey, rice, and chicken. With chicken! Durog-durog na yung ano, yung manok. Kakahalo ko kanina. And cucumber. And watermelon. Ang pakwan ni Mama. Kain po tayo. Nag-iisa ako kasi hindi na pwede si Mama yung alaga ko sa akin. So, ayan, mga hugasan sa akin. Sa aking ikod. So, kain po. Magkakamay ako ngayon kasi parang masarap kumain na kakamay. So, kain tayo. Sa kabila. Si Ma'am. Masikip. Actually, sarap to. Kung pawala ng suya sa pagkain. Halala pong mga natungloto, kailangan ng maasim. Kasi para hindi ka matawag doon. Maumay. Nakakaumay nga naman. Maanghang to, nilagyan ko siya ng Indo food. Masarap pala sa pag-may Indo. Ito na yung parang pinakang sabaw. Lalo kung may gulay, yung talagang yung gulay natin sa Pinas. Yung kahit nag-iisa ka, pag utom ka, masarap kumain. Kahit anong pagkain, pagutom ka, sarap. Pero actually, masarap talaga ito. Okay, kulit namin ito dito. Bawal sa plate. Nawala na ang nararayo man tayo, bawal sa gauti. Nandang na may mga gauti-gauti. Kaya, bawal muna ang intense.
Yan ang magbibili para mix and match. Minsan nakakamiss din yung pagkain sa Pinas. Akala ko nga mag-aadobo ako kasi nag-ready na ako ng chicken. So, binabad ko na lang siya. Kasi, yes, nakita ko, nasabi ng ama ko, manok din ko lutuin na. So, hindi na ako nag-aadobo. Baka bukas. Kung magbubuhin ko. Akala ko, sis, karne ng kambing yung lutuin niya. Kaya, naglabas ako ng chicken para mag-aadobo. Yung pala, chicken din. Hindi gagamitin namin. Okay lang. Parang hindi na ako nakaluto. Masarap kumain. Lalo yung mga gulay-gulay. Ang patwa ni Manguan. Grabe sobrang sabi. Ang kulit kumain ng pala. Kumain sa ano? Mag-inasal. Ang sarap kasi doon. Makaka-tulay sa ano. Dito araw-araw check at season. Hindi, may araw-araw minsan lang. Mga araw-araw day ganun. Kaya minsan lilipad na kami dito. Pero okay lang atas yung pagkain, diba? Makakain ng pagkain nila kasi ang dami-dami ng spices na nilalagay and iba yung amoy. So tayo kasi diba simbing pamenta, bitsin, asin, mga sangkap natin okay na sila kasi ang dami-dami nilalagay ng mga sangkap. Pag first time ka, nahirapan kang kumain ng pagkain nila and ano. And pag first time ka, hindi mo makakain talagang parang babalik sa tikmura mo. Pero meron, ito naman na okay lang din. May mga luto lang talaga sila na yung maraming nilalagay. Pero minsan yung mga simpleng luto lang din. Kaya ano, sasasanay din yung mga sikmura, yung sikmura natin pag-araw, pag lagi tayo kumakaan. Kesa naman, hindi tayo kumaan, diba? Pero nag-white rice din naman sila kaan, pwede itong isda. Pero kahit isda guys, ang dami nilang nilalagay na mga sikmura. Yung percent ko dito, puro indobi lang kaan ko. Pati buto, sabi nila magtira ka sa aso. Oh, matagal-tagal pa akong makakatik yung ulan ng tuyo. Actually, guys, may tuyo dito. Punta ka talaga sa market. Kaso nga lang, siyempre, mahiya ka magluto. Kasi diba nga, pagbangon sa bahay yun. Eh, sige dito, konting ano lang, konting amoy lang dito sa loob ng bahay. Amoy, konting luto mo lang na gagawin mo dito sa loob ng kusina. Lalabas sa salad.
Kahit may exhaust fan or naka-aircon, pag bukas naman dito. Tumay na amoy. Kaya, maka na magluto. Kalimutan i-click ang inyong bell!